sa headlines ng RBC Network News. Sa report ni Noche Cacas, bigayan ng ayuda sa Las Piñas, may mga natuwa pero may mga nakulangan na 1,000 lang ang natanggap. Sa balita ni Edwin Duque, mga tumanggap ng kulang na ayuda sa Navotas, bibigyan ngayon ng dagdag. Balita mula kay Nicole Lopez, ivermectin, wonder drug. Pero paggamit ng alternatibong gamot sa COVID-19, kailangan ng common sense, ayon kay ex-Senator Enrile. Sa report ni Mavel Arrive, Senator Bongo, naglabas ulit ng pruebang litrato ni Pangulong Duterte. Report mula kay Elaine Apit, Pasay LGU, bumili ng dagdag na crematory machines dahil sa dami ng susunuging bangkay. Sa ulat ni Val Gonzalez, DILG at DSWD mag-iinspeksyon sa payout ng ayuda sa QC at Marikina. Sa report ni Lizelle Onse, pagtulong ng US sa bansa sakaling magkagulo sa West Philippine Sea, mangangailangan ng pag-aproba ng American Congress. Report mula kay Edniel Parosa, ex-Senator Enrile, pabor sa akbang ni Pangulong Duterte na panatilihin ang magandang relasyon ng Pilipinas sa China. Sa trending report ni Christopher Lim, sikat na vlogger, biktima ng fake booking, suspect sa fake booking, nagsabing titigil basta mabibigyan ng 5,000 pesos. Showbiz report ni Rocky, Janela Salvador at Marcus Peterson, nangakong hahabulin ang mga nanlait sa itsura ng kanilang sanggol na anak. Mrs. Sri Lanka World 2021 winner, binawian ng corona sa stage. Bansang Japan, nangakong hindi na magpapadala ng kandidata sa Miss Eco International. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, Station DZRH Radio Nationwide, DZRH News Television Nationwide, DZRH News FM. Yes, the best network. Love Radio Network, Easy Rock Network, Action Radio at Radio Natin Network. Halos 300 media station sa bansa. Libu-libong correspondents ang nakabantay sa mga nangyayari. Kaya saan mang sulok sa bansa nangyari ang balita. Naka-report agad. Naka-post agad. Naka-broadcast agad. MBC Network News. Ang mga naglilingkod sa balita sa buong bansa. Kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina. Ang pinakamalawak na newscast. MBC Network News. Nangako ang British Swedish drug maker na AstraZeneca na makikipag-ugnayan ito sa Philippine Food and Drug Administration o FDA para mabigyang aksyon ang rare side effects ng naturang coronavirus vaccine. Matatandaang ipinatigil ng FDA ang pagpapabakuna ng AstraZeneca vaccine sa mga Pilipinong edad 6 years old pababa kasunod sa mga report ng rare blood clots na may kasamang low platelet counts sa ilang naturukan ng vaccine. Ayon po sa statement ng AstraZeneca, prioridad ng drug company ang safety ng bawat isa. Kaya naman, patuloy itong makikipag-ugnayan sa Philippine FDA para masagot ang iilan pang mga katanungan kaugnay sa bakuna. Samantala, European countries ay nagpalabas na din ng restriction sa pagpapabakuna gamit ang AstraZeneca kung saan pwede lamang itong gamitin sa mga older age group. Magandang araw, Pilipinas. Alamin na ang mga bagong nangyari at kasalukuyang nangyari sa bansa at sa buong mundo. Mga eksklusibong balitang nakalap ng buong puwersa ng DZRH at lahat ng NBC station sa buong bansa aming ibibigay sa kabuuan ng balita. Balitang unang-una, balitang dapat malaman mo na sa MBC Network News Top Story. Top Story. Masaya ang isang lolo sa natanggap niyang ayuda sa Las Piñas City. Pero may isang lola naman ang nalungkot dahil nakukulangan siya sa natanggap niyang cash assistance. Ang iba pang detalye, alamin natin sa report ni Noche. Noche Cacas. Maagang nagising nga kanina si Lola Carmelita Baez ng Barangay Pamplona 2 dahil sa schedule ng kanyang pagkuha ng ayuda sa Las Piñas City.
Excited ang kanyang pagpunta sa cash assistance na matatanggap, ngunit biglang nalungkot sa 1,000 pesos taliwas sa inaasahang 4,000 na pesos. Pakinggan natin ang maluhaluhang pahayag ni Lola Carmelita Baez. Ay, ano po pangalan nila? Carmelita Baez. Ano po ang masasabi niyo sa ayuda na tanggap? Ha? Bakit po kayo napaiyak? Itong natanggap po ngayon, kulang pa sa gamot. Ha? Kulang pa sa gamot. Kulang pa sa gamot? Oo. Ilan ba kayong... Mag-isa ka lang ba sa bahay? Isa lang ako. Mag-isa ka lang? Opo. Ang gamot kumadaan. 1,000 kulang pa sa'yo yan? Opo. So, hihingi ka pa ng tatlong pero tanggapin ko na lang ito kahit simple. Pero nanay, sa ilalim ng guidelines, per 1,000 per individual. Opo. Kung mag-isa lang kayo sa bahay, 1,000 daw. Okay na po ba sa inyo? Salamat lang po. Paliwanag naman ni Las Piñas City Social Welfare and Development Office Chief Junet Barilla, solo lang umano si Lola Carmelita sa bahay, kaya pasok umano ito sa 1,000 pesos per individual. Pakinggan natin si CSWD Chief Junet Barilla. 1,000 lang ngayon. Yun ang ano talaga ngayon, yung financial assistance ngayon, 1,000 lang talaga. Kasi supposedly, 1,000 lang dapat yung lockdown eh. Kaso, anong nangyari, na-extend, pero yun lang ang binibigay. Now, okay? Sensya ka na. Ganun talaga ang buhay natin. Bili mo na lang na maraming itlog yung bibili ako sa iyo. Bagamat nalungkot si Lola Carmelita, nagpapasalamat pa rin ito sa perang natanggap mula sa pamahalaan. Anya, kahit 1,000 lang ang kanyang nakuha, pandagdag pa rin daw pambili ng gamot. Malaki naman ang pasasalamat ni Lolo Pablo de la Rosa sa natanggap na ayudang pera. Ayon kay Lolo Pablo, malaking bagay na raw ito pambili ng kanyang gamot. Pakinggan natin si Lolo Pablo de la Rosa. Thank you sa ayuda na tanggap. Okay, maraming salamat lang sa nalang tulong. Saan nyo ba kami si tatay? Tsaka mababag dyan tao dito. Ha? Mababit. Bibili ng? Ha? Anong bibili niyo? Bibili mo sa pera mo? Gamot. Ay, pabibili kong gamot. So, ibig sabihin gamot, mo lang. Gamot, at saka yung kailangan kong mga. Masaya po ba kayo? Ha? Masaya. Ano? Masaya po ba kayo? Oo. Basta... makalakad pa. Ngayon lang po kayo nakakatanggap or dati na kayo nakatanggap din? Meron na ako natanggap noon, matagal na. Maraming salamat. Okay. Mahigit 500,000 piso ang inilaan ng national government sa 124,000 na qualified beneficiaries ng Las Piñas. Simultaneous umano ang bigayan ngayong araw sa 20 barangay sa lungsod. Pinangunahan na kanina ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya ang unang araw ng bigayan ng ayuda kasama ang ilang city official at DSWD National Capital Region. Yan ang MBC Network News. Nochikakas nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Okay, tama ho yun, Lola. 1,000 lang yun kasi nag-iisa kayo sa bahay. 1,000 per person. Samantala, bibigyan na ngayon ng dagdag na ayuda ang nakakuha ng kulang na financial assistance sa Nabota City. Ay, magandang balita, re. Ang kabuong detalye, babalita sa atin yan ni Edwin Duque. Nilinaw ng pabalang lusod ng nabutas na tanging mga nagka-aberya lamang doon sa error sa lifting ng payroll ang makakatanggap ng karagdagan tig 1,000 pesos sa bawat pamilya. Ayon dito kay Mayor Tommy Chanco, hindi kwalipikado sa karagdagang 1,000 pesos ang nabigyan na ng maximum 4,000 bawat pamilya. Ang maaari lang makakuha ng tiga 1,000 ay yung mga pamilyang hindi nasama sa bilang ng head of household na na-deklara sa SACPERM. Kung sila umano ay tatlo sa pamilya pero 2,000 lamang naibigay sa kanila ay maaari silang makatanggap uli ng dagdag na 1,000 pesos. Kung ang head of household o iba pang membro naman ng pamilya na namatay na, hindi na rin sila ibibilang na kompetisyon ng ayuda. Sa muli ay humingi naman ng paumanhin ang alkalde sa naging aberya sa unang bigayan ng ayuda kung saan ay may ilang nagpost sa salubin nila sa social media dahil kulang umano na 1,000 ang natanggap na ayuda mula sa DSWD. Para sa MBC Network News,
Edwin Duque nagulat para sa DCR Rates ang kanaunan sa Pilipinas. MBC Network News. Nakapanayam po ng DZRH kaninang umaga si dating Senador Juan Ponce Enrile. Sa aming panayam, ikinwento ni Manong Johnny ang kanyang karanasan sa pag-inom ng ivermectin. Wala raw doktor ang nag-prescribe ng nasabing gamot sa kanya. Sa halip, ginawa niyang testingan ang sarili niya para malaman kung okay ang ivermectin kontra COVID-19. Ang eksklusibong balitang yan, pakinggan at panoorin natin sa report ni Nicole Lopez. Ibinahagi ni dating Senator Juan Ponce Enrile ang kanyang karanasan sa pag-inom ng ivermectin kontra COVID-19. Sa eksklusibong panayam ng DZRH sa 98 anyos na dating senador, sinubukan niyang inumin ang inirekomendang ivermectin dahil nagpositibo silang buong pamilya sa COVID-19. Nagtataka nga raw siya kung paano sila nagpositibo sa sakit, gayong di naman daw sila lumalabas ng bahay at wala namang na-expose sa COVID-19. Ayon kay Enrile, wala pang gamot at bakuna, kaya't uminom siya ng ivermectin. Sa katunayan, ginawa na nga raw niyang ginipig ang kanyang sarili para lang masubukan kung epektibo nga ang nasabing gamot. Nang maobserbahang okay ang ivermectin, ibinigay din daw niya ito sa iba pa niyang kaanak at tauhan. Pati yung asawa ko, pati ako, pati mga apo ko, pati lahat ng mga tauhan ko na ngayon, pinainom ko. Awan na side effect na apo, wala naging side effect po sa inyo? Wala. Basahin niyo yung literature niyan. Mm. Walang namatay pa na recorded. Mm. At yan ay ginamit sa tao, hindi na ay naman sa hayop. Tayo rin, hayop, pero we are at the high level of we are animal. Homo sapiens. Mm-mm-mm-mm. Wise. We are wise. Mm-mm-mm-mm. Yung mga iba hindi. Mm-mm. Oh, pero ginamit sa tao yan una. It was a cure for blindness. Sabi pa ni Manong Johnny, kung maaprubahan lang sana ng gobyerno ang ivermectin, malaking ginhawa ito lalo na sa mga ordinaryong Pilipino dahil mura lang ito. Ako magtataka kung bakit hindi nila sinusubukan. Opo. Eh wala naman silang may recommended na gamot, lalo na sa mga mahihirap. Mm-hmm. Eh hindi nila kaya yung mga gamot ngayon sa na sumasalba sa mga buhay ng mga may kaya sapagkat mahal. Opo. 23,000 pesos per injection yata eh. Eh kung ikaw ay taxi driver, tricycle driver, mm-hmm. o bus driver, mm-hmm. you are a fisherman or a farmer. Opo. Or an ordinary laborer or employee or a mm-hmm. clerk. Mm-hmm. Kaya mo ba yun? Mm-mm, tama. Ito affordable. Ito it's very affordable. Suwestiyon ng dating senador sa Food and Drug Administration at Department of Health, subukan ang ivermectin dahil wala namang namamatay dito base sa kanyang mga binasang pag-aaral. Kung ako ang nasa kanila. Opo. Wala naman akong alam na remedyo. Mm-mm. Subukan ko. Mm-mm. Take a chance. Opo. Try it. Anyway, wala naman namamatay. Mm-mm. Let volunteers take it and observe them. Mm-mm. Mm-mm. Walang side effect. Eh. Wala. Mm-hmm. Kung may side effect yan, I would be foolish to expose my family to it. Yes, sir. Oho. Ayan. I'm not advocating others to follow me. Ano? Mm-mm-mm-mm. Pero nung makita po, pero nung makita... In spite of the fact na umiinom kami niyan, we still wear masks, mm-mm. even in the house. Mm-mm. We wash our hands, we apply the protocol of the government. Pero sabi ni Enrile, kahit uminom na siya ng ivermectin, sumusunod pa rin siya sa minimum health protocols maging ang kanyang pamilya. Bago nabigyan ng FDA ng compassionate use ang ivermectin kahapon sa isang ospital, nag-aalangan ng FDA sa nasabing gamot dahil wala pang sapat na ebidensya na ligtas itong gamitin kontra COVID-19. At yan ang MBC Network News. Nicole Lopez, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas.
MBC Network News. Naglabas ulit ng litrato si Senator Bongo kasama si Pangulong Rodrigo Duterte bilang patunay na maayos ang kalagayan nito. Kabuong detalye ng balitang yan, alamin natin sa report ni Mavel Arrive. Naglabas ng bagong litrato si Senator Christopher Bongo na kasama si Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng espekulasyon sa masamang kalagayan nito. Ayon kay Senator Go, patunay ang kanilang selfie na maayos ang kalagayan ng presidente at nananatili sa bahay pagbabago sa Malacañang. Sa naturang litrato ay makikita ang Pangulo na nakapambahay lang na nakasuot ng puting t-shirt habang ang kanyang dating special assistant naman ay nakapolo shirt. Noong isang araw ay naglabas na din ng selfie sa Pangulo ang senador para pabulaanan ng mga kumakalat na impormasyon sa social media na na-mild stroke ang presidente. Una na ring pinasaringan ni Senator Go ang mga kritiko na huwag munang mag-celebrate dahil maayos umano ang sitwasyon ng presidente. Giit pa ng senador, tambak ang trabaho ng Pangulo at pinag-iingat lang ito sa banta ng COVID-19 dahil sa mataas na COVID cases sa Presidential Security Group. Lumutang kasi ang mga espekulasyon sa Pangulo matapos dalawang beses makansela ang nakatakdang ulat sa bayan noong Lunes at Miyerkules at hindi rin ito nakadalo sa cabinet meeting nila kagabi. At yan ang MBC Network News. Mavel Arrive nag-uulat para sa Deezer H, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News. Balita po ito mula sa DYSM Action Radio Northern Samar. Ilang mga pulis ng Northern Samar Police Provincial Office tumangging magpabakuna kontra COVID-19 dahil takot maging, ha? Zombie? Yan at iba pang balita sa probinsya. Tinutukan ni Christopher Lim. Narito na ang mainit na balita sa probinsya. Balita mula Calabar Zone, mahigit 1,000 bagong kaso ng COVID-19 na itala sa rehiyon ng Calabar Zone. Balita mula DYOK Action Radio Iloilo, mga tropa ng Philippine Army at rebelding NPA muli na naman nagsagupaan sa probinsya ng Iloilo. Balita mula Central Luzon, SK Chairman sa Gapan City arestado sa bypass operation ng mga otoridad. Balita mula DWCM Action Radio Pangasinan, dalaga binaril ng sundalo ng tumanggi sumama sa motel. Boyfriend nito na sumaklolo binaril din sa Ordineta City. At yan ang pinakamalaking balita sa probinsya. Para sa MBC Network News, Christopher Lim nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Yung report tungkol doon sa mga pulis na natatakot maging zombie, abangan nyo po mamaya. Bumili na ang Pasay City Local Government LGU ng karagdagang crematory machine. Ayon sa LGU, ito ay dahil sa dami ng mga susunuging bangkay na nasasaway dulot ng COVID-19 at luma na rin ang ibang machine na madalas ay nagkakaaberya kaya nagkakaroon ng pila sa mga crematorium. Iba pang detalye ng balitang yan, tinutukan o tutukan natin sa report ni Elaine. Elaine Napit. Bumili na ang Pasay City Local Government Unit ng karagdagang crematory machine dahil sa dami ng mga susunuging bangkay na nasasawi dahil sa COVID-19. Sa panayam ni Dayo Makalma sa programang Damdaming Bayan kay Pasay City Mayor Emmy Calixto, sinabi nito na bukod sa luma na ang kanilang machine, ay dumadami talaga ang bilang ng mga nasasawi na kailangang i-cremate. Aniya sa dami ng nagpapakremate araw-araw, kaya madalas magkaaberya ang kanilang mga machine na nagdudulot ng pila ng mga bangkay sa crematorium. Maroon po kami ng times na nag-ooperate po ng 24 hours. Wow. At dalawa po ang cremation machines po namin. Mm. Pero po yung isa, dahil medyo luma na, nag-purchase na rin po kami nung isang taon pa ng isang bago para nga po mapalitan yung aming talagang laging nagkakadiferensya. Pero ngayon po, sana ikakabit na yung bago, i-install. Kaya lang po sa dami ng nagpapakremate talaga araw-araw, opo, eh matagal din po pala ang pag-i-install noon. Mga 2 weeks o maapektuhan po. Opo. Kaya pagka po nasisira,
ginagawa na lang muna ng paraan. Ayon sa alkalde, libre ang sinasagawang cremation kung saan maaaring dumiretso sa Pasay City Public Cemetery upang makipag-ugnayan o kaya sa kanyang tanggapan. Yan ang MBC Network News. Iling Apit nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Mag-i-inspeksyon ngayon ang DILG at DSWD sa bigayan ng ayuda sa Quezon City at Marikina. Ngayong araw po yan mangyayari. Narito ang report ni Val Gonzalez. Maaga pa lamang kanina ay naglibot na si Marikina Mayor Marcy Chudoro para magsagawa ng inspeksyon sa distribution site ng cash assistance mula sa national government. Ngayon ang unang araw ng payout para sa mga benepisyaryo ng hanggang 4,000 pesos sa lungsod. Kasama ni Mayor Chudoro sina DSWD Secretary Rolando Bautista, DILG Undersecretary Martin Dino, at DSWD NCR Director Vicente Gregorio sa Kalumpang Elementary School kung saan umarangkada ang first day ng payout. Nasa 2,167 residente ng Barangay Kalumpang ang mabibiyayaan ngayong maghapon. Pinatitiyak ni Mayor Chudoro na huwag nang mahirapan ang mga benepisyaryo habang dapat ding masunod ang health protocol. Sa Manuel El Quezon Elementary School sa Commonwealth Quezon City naman ay pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang ikatlong araw ng pamimigay ng cash assistance. Ito ang unang event na magpapakita sa publiko si Mayor Belmonte matapos itong gumaling sa COVID-19. Ayon kay Barangay Commonwealth Chairman Maningko, posibleng aabutin ng isang buwan at isang araw kung araw-araw isasagawa ang payout. Ito'y dahil batay sa record ng Barangay Commonwealth, 62,200 na pamilya ang nakatakdang mabigyan ng ayuda. Sa nakalipas na 3 araw ay 6,000 pa lamang ang nabibigyan dahil sa maigpit na ipinatutupad ang lahat ng panuntunan sa health protocol, kaya per schedule ang pagtungo ng mga benepisyaryo sa distribution sites. Para sa MBC Network News, Val Gonzalez nagulat para sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Kailangan pang amyendahan ng US Congress ang Mutual Defense Treaty para matiyak na tutulong sila sa Pilipinas sakaling magkagulo sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na naniniwalang maraming butas sa kasunduan kung saan dehado ang Pilipinas. Ang buong detalye ng balitang yan, tutukan at exclusive report ni Lizel Once. Mahina ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika sakaling umatake ang China sa isyu ng agawan sa teritoryo. Ayon kay dating Senator Juan Ponce Enrile, hindi naman makikipaggera ang Amerika para sa Pilipinas at hindi rin daw sakop ng kasunduan ang West Philippine Sea. We have a Mutual Defense Treaty with America, but I will tell you, even to their faces, that they are not going to be, they are not going to go to war for us. Wow. They will not. Paliwanag ni Enrile, kailangan pang amyendahan ang kasunduan sa Kongreso ng Amerika para matiyak na makikipaglaban sila para sa Pilipinas. Ang Mutual Defense Treaty kasi hindi raw tulad ng NATO o North Atlantic Treaty Organization o military alliance ng 30 bansa sa North America at Europa. If you read the Mutual Defense Treaty, it will require a congressional act of America for the United States to use its forces to defend us. Wow. Unlike NATO, it's automatic. Mm-mm. Once a NATO member is attacked, immediately they will fly their best jets and weaponry to attack the enemy. Ah. In our case, no. Dagdag ni Enrile, nagsisilbing bakod ang kasunduan para hindi pumapel ang Amerika sa mga gusot ng Pilipinas sa ibang bansa. Binanggit na halimbawa ni Enrile ang agawan sa Scarborough Shoal na wala naman daw nangyari hanggang tuluyan ng maangki ng China noong 2012. Ilang loophole. Uh-uh. Yun ay bakod nila para hindi sila masasangkot sa problema natin. Kagaya nung nangyari sa Scarborough. Opo. Oh. Ano, sila ang nag-mediate noon eh. Mm-mm. Pina-atras tayo. Mm-mm. Ano nangyari?
Tumas. Hindi na napa-atras ang China. Wala silang ginawa. Samantala, batay sa tweet ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken ngayong umaga, nag-usap na sila ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin tungkol sa nagkukumpulang Chinese vessels sa Julian Felipe Reef. Kasama rin sa agenda ang mga hakbang laban sa tumitinding hate crimes sa mga Asyano. Para sa MBC Network News, Lizel Onsen, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Bilib si dating Defense Minister Juan Ponce Enrile sa patuloy na pakikipagkaibigan ni Pangulong Duterte sa China sa gitna ng agawang teritoryo sa West Philippine Sea. Paalala ng dating senador sa DZRH, hindi bahagi ng core territory ng Pilipinas ang Kalayaan Islands. Ang iba pang detalye ng balitang yan tinutukan sa report ni Edniel Parosa. Pinuri ng dating Defense Secretary ng Pilipinas na si Juan Ponce Enrile ang pagpapanatili ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pakikipagkaibigan sa China. Ito'y kaugnay ng hindi matapos-tapos na agawa ng teritoryo sa West Philippine Sea o bahagi ng South China Sea sa kabila ng international ruling hinggil sa usapin. Sa panayam ng DZRH Damdaming Bayan, muling idiniin ng dating senador na hindi kaya ng Pilipinas ang kakayahang militar ng China sakaling sumiklab ang digmaan. Paalala pa ni Manong Johnny, kapitbahay ng Pilipinas ang China, kaya hindi may iwasang mamuhay tayo ng kasamang nasabing bansa. We cannot fight China. Opo. It's given. They have an army, a huge army, a very strong navy compared to us. They are our neighbors. Mm-mm. We cannot transfer our geography somewhere else. Opo. We have to live with them. Opo. So we have to take a different tack in dealing with the problem. Mm-mm. And the president is wise enough to maintain good relationships with them. Ginawa ni Enrile ang pahayag matapos ang World War ni na Defense Secretary Delfin Lorenzana at Chinese Ambassador Wang Jilian dahil sa pagtambay ng daan-daang Chinese fishing vessel sa Julian Felipe Reef. Pero kung si Enrile ang tatanungin, mas mabuti na ang ipagkibit-balikat ito ng mga Pilipino dahil hindi naman daw bahagi ng core territory ng bansa ang inaagaw na Kalayaan Islands. Paliwanag ni Enrile na isa sa mga nagsulong ng baseline law ng bansa. Sadyang iniiwas ng mga dating mambabatas ang isama ang Kalayaan Islands bilang core territory dahil hindi ito kasama sa Treaty of Paris. Pinagbatayan daw nila Enrile ang kasunduang nagatid sa Pilipinas na nooy sakop ng Espanya patungo sa kamay ng mga Amerikano. The truth of the matter, that's not included in the Treaty of Paris. Mm-mm. That was ceded to the Americans. Whoa. And ceded to us. Mm-mm. During independence. Mm-mm. I was the one who authored, sponsored talaga the baseline law of Mm-mm. the Philippines. Mm-mm. Titong and I worked together. Titong was the one who wrote the law. Mm-mm. And I sponsored it in the Senate. Mm-mm. Hiniwalay namin ni Titong yung Kalayaan eh, so that our core territory will not be affected. Mm-mm. They are not grabbing our core territory. They are disputing our claim in the West Philippine Sea. Iwala si Enrile na hindi kakantiin ng China ang pinaka-teritoryo ng Pilipinas dahil hindi na raw magdadagdag ng kaaway ang dambuhalang bansang humaharap na sa maraming krisis sa international scene. At yan ang MBC Network News. Edniel Parosa, nag-ulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Samantala, para sa ating trending news, vlogger na si Ross Martan na biktima din ng fake booking. Ang sospek, nagawa pang mag-text at nanghihingi ng 5,000 pesos ransom para tumigil daw siya. Iba pang detalye, alamin natin sa trending report ni Christopher Lin.
Hindi naman umorder pero nakatanggap ang isang sikat na vlogger na si Ross Martan ng milk tea na nagkakahalaga ng 300 pesos mula sa isang delivery app. Laking gulat na lang ng vlogger na may biglang nag-text sa kanya na may delivery daw siya sa kanila. Ayon sa vlogger na hindi siya umorder ng milk tea dahil meron siyang sariling negosyong milk tea. Pero imbes na tanggihan ng delivery at dahilan na rin sa awa nila sa driver, binayaran na lang ito at ibinigay mismo sa driver. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang mga fake booking. Makalipas ng ilang saglit, dumagsa ang maraming delivery tulad ng iba't ibang pagkain at mga gamit. Ang nakakagulat nito, nang i-text nila ang nagpapadala ng delivery ay sumagot ito at nanghihingi ng 5,000 piso para itigil niya na daw ang pagpapadeliver. Na-report na ng vlogger ang nangyaring insidente sa mga otoridad at desididong magsampa ng kaso sa mananagot na sospek. Para sa MBC Network News, Christopher Lim nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Showbiz muna tayo. Janella Salvador at Marcus Peterson na ngakong hahabulin ang mga nanlait sa itsura ng kanilang sanggol na anak. Ala. Samantala, Mrs. Sri Lanka World 2021. Naku, binawian po ito ng corona dun mismo sa stage. Bansang Japan na ngakong hindi na magpapadala ng kandidata sa Miss Eco International. Naritong showbiz balita hatid sa atin ni Rocky. Hindi napigilan ng showbiz couple na sina Janella Salvador at Marcus Patterson na maglabas ng galit matapos na makatanggap ng pambabash ang kanilang 5 buwang gulang na anak na si Jude Trevor. Nagsimula ang pambabash ng i-post ni Erich Gonzalez ang kanyang mga litrato kasama ang bata sa kanyang Instagram account matapos na bisitahin niya si Janella. Sa kanyang Twitter account, ipinost ni Marcus ang screenshot ng panlalait ng mga basher sa kanyang anak. Sa nasabing post ni Erich, sinabi ng basher ang mga katagang, "Diyos ko po, Panginoong mahabagin, ba't ganyan ang mukha ng batang yan?" Sa nasabing komento ng basher, nagsunuran ang iba pang mga nambabash kung saan tila magkakakilala ang mga sumagot sa nasabing komento. May nagsabi pa na makasalanan umano sina Janella at Marcus kung kaya't naging ganun umano ang itsura ng anak ng mga ito. Sa kanyang tweet, sinabi ni Marcus ang mga katagang, "Let's be honest, I'm no stranger to bashing, but come for my son and I will come for you." Sa ibang balita, nagkaroon ng kontrobersiya ang katatapos lamang na Mrs. Sri Lanka Beauty Pageant matapos natanggalan ng corona ang nanalong Mrs. na si Pushpika de Silva at ibigay ito sa first runner-up. Nangyari ang insidente sa ginap na finals na Mrs. Sri Lanka 2021 noong isang araw lamang kung saan sa video ay makikita sina Pushpika at ang tinanggal na first runner-up. Nang i-announce si Pushpika na winner ay kinuranahan ito ni Mrs. Sri Lanka 2019 na siya ring nanalong Mrs. World na si Caroline Jury. Sa paglalagay pa lamang ito ng corona sa ulo ni Pushpika, makikitang idiniin pa ni Caroline ang corona sa ulo ng nanalo ng munting na itong mahulog. Nang bumaba sa platform si Caroline ay muntik pa itong matumba ng matalisod sa kanitong bineso-beso ang first runner-up at ang second runner-up. Makikita rin na nag-usap sina Caroline at ang first runner-up bago ito umalis ng stage. Samantala, sa isa pang balita, wala nang balak ang bansang Japan na magpadala ng kanilang kandidata sa Miss Eco International. Ito'y matapos kumalat ang balitang may mga kandidata sa nasabing pageant na nagpositibo sa COVID-19 ngunit hindi na raw mahangilap ang mga organizer. Sa Facebook page ng Nippon Beijing, ang organization sa Japan na siya nagpapadala ng kandidata sa nasabing beauty pageant, naglabas ito ng official statement na hindi na sila magpapadala ng kanilang kandidata. Nakalagay sa kanilang official statement na hindi nawawala ang paikipag-coordinate nila sa kanilang kandidata na si Mayuko Hanawa at ganun din sa Japan Embassy sa Egypt upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang beauty queen. Nasa isang private hotel daw ngayon si Mayuko at iniintay na lamang nito ang resulta ng kanyang swab test bago nila ito pabalikin ng Japan. Ang buong detalye, abangan mamaya sa Showbiz Spotted pagkatapos ng MBC Network News. MBC Network News!
Pumalo na sa 828,366 ang total COVID cases sa Pilipinas. Ito'y matapos makapagtala ang Department of Health ng 9,216 na bagong kaso ng virus. Samantala sa nasabing datos, 167,279 ang nananatiling active cases, habang pumalo naman sa 646,968 ang kabuang bilang ng mga nakarecover sa sakit. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga mainit at mga nagte-trending na balita sa MBC Network News. Trending na mga balita sa MBC Network Viral News. Sa dami ng pasyente ngayon sa ospital, talagang nakaka-stress na minsan ang pag-aasikaso dito. Pero itong isang doktor na ito ang nag-viral ngayon na naaktuhang nakikipagsagutan sa kanyang pasyente. Kung bakit, alamin po natin sa trending report ni Christopher Lip. Ngayon po lang po, pakiano, uuwi po ako ng korona. Sige po, Mirmaka, wala namang problema. Umuwi ka kung gusto mo. Talagang uwi po ako? Oo, thank you. Mas kakaloka po kayo. Ikaw ka nakakaloka. Talaga? Talaga. Kung ayaw mong tanggapin yung sinasabi ko, pwede. Tanggap ko po na wala na ang baby ko. Hindi mo tanggap. Ano? Wala po kayo talagang kwentang doktor. Hindi kayo marunong. Walang kwenta kung walang kwenta sa'yo. Oh, yun lang pala. Parang yung tulungan dito. Oh, pero hindi ako magkasa sa'yo. Mo, ganyan mo. Oh, ano? Pakailan mo. Dahil na din sa pagtaas ng kaso ng COVID-19, kaya hirap na ang mga hospital at medical frontliners sa pagtingin at pag-asikaso sa lahat ng pasyente. At dahil dyan, viral sa social media ngayon ang isang doktor na animo'y nagtataray sa isang pasyente. Maririnig sa video ang sagutan ng dalawa na tila merong hindi pagkakaintindihan. Aniya na pasyente na gusto magpatingin o admit sa ospital, pero dahil sa punong-puno na ang ospital, hindi siya ma-accommodate nito. Kaya nagmamakaawa ito sa doktor, pero tinarayan siya ng doktor na tila masama ang gising. Palaban naman ang pasyente at hindi nagpatinag na sumagot ito sa doktor. Inaalam pa kung saan nangyari ang insidente. Para sa MBC Network News, Christopher Lim nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Pwede na pong ibigay ang Sinovac COVID-19 vaccine sa mga matatanda sa susunod na linggo po ito. Pero sabi ng DOH, hindi kasali rito ang mga may malulubhang sakit. Kabuang detalye, babalita sa atin yan ni Christian Manyo. Aarangkada at pwede nang turukan ng CoronaVac o bakuna kontra COVID-19 na gawa ng Chinese vaccine manufacturer na Sinovac Biotech ang mga senior citizen o edad 60 anyos pataas simula Abril a 12. Sa abiso na inilabas ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe, chairman ng National COVID-19 Vaccination Operation Center, bibigyan muna ng oras at panahon ng mga vaccination center upang pagandaan ang naturang kautusan at ma-update ang kani-kanilang listahan. Una nang sinabi ni Dr. Ninia Gloria Riani, pinuno ng vaccine expert panel, na kanila nang nasuri ang CoronaVac at maganda ang safety profile nito kung saan mild to moderate lamang ang naitatalang adverse o side effects sa mga ginawang trial sa Brazil at China. Ayon naman kay Yusek Eric Domingo, Director General ng Food and Drug Administration, ang proteksyon na kayang ibigay ng Sinovac sa mga senior citizen ay hindi bababa sa 51%. Ang WHO po, ang ating sineset ay 50%, no? So 50% or better. Doon po sa mga maliliit na study, doon po sa study ng Sinovac or na ginawa sa Brazil, meron pong senior citizen doon na mga 400, no? At ang nakita po na kanila na estimate na efficacy rate niya is about 51-50%. Kaya lang nga po, medyo maliit pa yung study na yun, no? So, hindi pa natin maitukoy kung mas mataas pa doon yung actual efficacy rate niya. Pero doon sa level po ng mga 50%, yun po ay acceptable na po sa WHO standards. Ngunit nalinaw nito na ang naturang bakuna ay hindi maaaring iturok sa lahat ng senior citizen at kailangan dumaan ang mga ito sa mahigpit na screening. Hindi ito maaaring iturok sa may mga malubhang sakit at hindi kontroladong hypertension, habang kailangan namang hinga ng consent form ang mga babakunahan. Unang ibang mga ibang sakit, yung talagang kung meron kang acute illness, ang gusto rin po nating bantayan yung mga may high blood, kung talagang uncontrolled hypertension halimbawa, or meron kang hypertensive emergency.
hindi po kayo pwedeng ano no, pwedeng bakunahan. Kung meron pong talagang malubhang sakit, hindi po maaari yan. So titingnan naman po kayo during that ano. Sa datos ng FDA, mahigit 700 senior citizen ng healthcare worker ang nabigyan ng Sinovac. At yan ang MBC Network News, Christian Manyo nag-uulat para sa DCRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Kinalampag ng isang senador ang IATF, DOH at FDA na magsagawa ng info campaign upang hindi na mag-alangan pa ang mga senior citizen sa Chinese COVID-19 vaccine na Sinovac. Para sa iba pang detalye, narito ang report ni Manang Milky. Milky Rigunan. Sa tuwing pabago-bago ang anunsyo ng Food and Drug Administration, lalong nawawala ang kumpiyansa ng publiko na magpabakuna laban sa COVID-19. Inirekomenda ni Senator Risa Hontiveros sa FDA, DOH at IATF na maglungsad ng massive information campaign para may paliwanag na maigi kung bakit pwede na ang Sinovac sa mga senior citizen. Ayon kay Hontiveros, kaila ipakita at ipaliwanag sa publiko na base sa science ang pagpapalit ng desisyon ng FDA para makumbinsa si ang mga senior citizen na ligtas at mabisa talaga ang Sinovac para sa kanila. Sabi ni Hontiveros, dapat magbigay din ng DOH ng libreng health profiling at executive check-up sa mga senior citizen. Makatutulong ang niyang information campaign at health check-up bilang patunay na may consent na mga nakatatanda sakaling magdesisyon na may to na magpabakuna na gamit ang Sinovac. Una rito, limitado lang ang Sinovac sa 18 to 59 years old at ipinagbabawal sa mga nakatatanda. Paliwanag ng DOH at FDA na bagong kanilang desisyon matapos makatanggap ng rekomendasyon mula sa mga vaccine expert panel ng DOST. Para sa MBC Network News, Milky Riguna nagulat para sa DCRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Dahil araw po ng kagitingan ngayon, binigyang pagkilala ang ating mga frontliners na lumalaban ngayon sa harap ng COVID-19. Detalye ng report na yan, alamin natin sa report ni Let Letter Season. Makikita umano sa mga healthcare workers ngayon ang katapangan ng mga war veteran. Sa kanyang mensahe sa pagunita ng araw ng kagitingan, sinabi ni Speaker Lord Alan Velasco na itinataya ng mga health frontliner ang kanilang buhay para makatulong at makapagligtas ng mga kababayan sa gitna ng COVID-19 pandemic. Bilang ganti sa kanilang sipag at dedikasyon, hinimok ni Velasco ang sambayanan na sumunod sa health and safety protocols para hindi na makadagdag sa pasanin ng mga doktor at nurses. Pinatitiyak rin ito sa gobyerno ang agarang release ng essential pay at iba pang benepisyo para matumbasan ang panganib na hinaharap nila sa trabaho kada araw. Binigyang diin ng speaker na marapat lamang na bigyan ng paggalang at pasalamatan ang mga frontliner na tinawag nitong mga bagong bayani ngayong panahon ng krisis. Nakikiisa naman si Velasco sa pagkilala sa sakripisyo ng mga veterano ng World War II na ani ay pinagkakautangan ng mga Pilipino sa tinatamasang kalayaan. At yan ang MBC Network News. Letner Siso nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News. Hindi lang mismong local hog racers ang maapektuhan ng napipintong importasyon ng karne ng baboy sa bansa. Ito'y dahil sa inaasahang epekto nito sa mga magmamais na malulugi rin ng bilyones dahil sa importasyon. Narito ang report ni Jana Bero. Malaking dagok din sa industriya ng mais sa bansa ang napipintong importasyon ng karne ng baboy sa gitna ng kakapusan ng supply bunsod na epekto ng African swine fever. Sa panayam sa DZRH, iginiit ni Engineer Roger Navarro, presidente ng PhilMaize Federation, na abot sa 500,000 corn farmers ang maapektuhan ng plano ng Department of Agriculture. Ayon kay Engineer Navarro, malulugi ng 16 bilyong piso ang corn industry kapag natuloy ang importasyon dahil nakadepende sila sa mga magbababoy at magmamanok. Mayroon na kaming sulat pinadala kay Presidente nito. No? So ang sabi namin doon sa sulat namin, itong 400 metric tons translate to 8 million population ng hogs. No? So, ang translation nito na mawawala sa corn industry, 16 billion po. Tapos, ang apektado ng mga farmers, sa abot ng mga 500 farmers po na dependent sa corn farming, no? So, napakalaking dagok ito
sa whole industry po at nawawalan ng gana na magtatanim ng mais po. So, in the next cropping, para tayong Ferris wheel, kuya, wala, tapos mayroon, wala, mayroon. Walang stability talaga sa ating industry kung ganito yung ating mga polisiya po, kuya. Sinabi pa ni Navarro na kung walang stability sa polisiya ang gobyerno, mawawala ng gana ang mga magsasaka na magtanim ng mais. Kalaunan anya, dadagdag ang kalahating milyong bilang ng corn farmers sa mga hihingi ng ayuda sa pamahalaan at mamamayagpag ang mendicancy. Wala lang magtatanim, kuya, kasi marami namang itiim na binibigay yung gobyerno natin, kuya. Maraming? Yun naman, gusto naman nila yung gobyerno magbibigay ng pera. Pupunta na lang sila ng ATM ng land bank kasi yun naman ang gusto nila. So, yun ang mangyayari. Yung 500,000 po, madadagdag yun doon. Sa mga hihingi ng ayuda. Hihingi na. Kaya nga, we, the country, with that kind of policy, the country is proposing a mendicancy. Una rito nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 128 na pansamantalang nagbababa sa tarifa sa importasyon ng karne ng baboy na layuning maibsan ang kakulangan ng supply nito sa bansa. Yan ang MBC Network News. Jana Abejero, RH15, para sa Deezer H, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Impormasyong galing sa eksperto, impormasyong galing sa pag-aaral, alamin ang tamang impormasyon sa Expert's Opinion sa MBC Network News. Sa Slam, bukaraniwang tanong doon ang what is your favorite color? Natatandaan niyo pa ba yung Islam book na yan? Pero alam mo ba na ayon sa mga eksperto, ang simpleng favorite color ng isang tao ay merong malaking papel kung ano ang personalidad at karakter nito. Bakit? Alamin natin ang Expert's Opinion Report nito. Favorite color ng isang tao at kaakibat na uri ng personalidad nito ayon sa mga eksperto. Karaniwang tanong sa Slam Book ay what is your favorite color? Pero alam mo ba na ayon sa mga eksperto, ang simpleng favorite color ng isang tao ay merong malaking papel kung ano ang personalidad at karakter nito. Batay sa Psychology Today, merong simpleng paraan para malaman ang pag-uugali ng isang tao at ito ay sa pamamagitan ng color test. Kinakailangan pumili ng isang kulay ang isang tao sa walong uri ng kulay. Ang uri ng kulay na pagpipilian ay black, white, red, blue, green, yellow, purple, at brown. At ayon sa mga eksperto, kapag black ang pinili mo, ito'y nagpapaliwanag na ikaw ay artistic and sensitive. Habang ang kulay white ay mas organized at logical, at red ay ang mga taong ginagawa ang lahat to live their life to the fullest at mas determinadong gawin ang kanilang passion in life. Ang pagkakaroon ng favorite color blue ay nagpapaliwanag na ikaw ay may gusto ng harmony sa buhay at sa paligid, mapagkakatiwalaan at sensitive. Samantalang ang mga taong mahilig sa kulay yellow ay mas nai-enjoy ang matuto ng mga bagong kaalaman at ibahagi ito sa iba, habang affectionate, loyal at frank naman ang mga taong mahilig sa kulay green. Kung purple naman ang trip mo, ikaw ay kilala bilang artistic and unique. At ang mga taong favorite color ang brown, sila naman ay kilala bilang mabuting kaibigan, ginagawa ang lahat para maasahan at pagkatiwalaan ng ibang tao. Ilan lamang yan sa mga personalidad ng mga tao batay sa kanilang favorite color. Kaya ikaw, ano ang iyong favorite color? Mga step-by-step na dapat malaman mo sa hashtag Alamin na This. Sa nalalapit na MBC Short Film Festival, ano nga ba ang dapat hanapin ng isang direktor sa kanyang mga gaganap na artista? Ano ang kailangan sa production staff? Alamin natin sa Alam na This Report ni Christopher Lim. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa hashtag Alamin na This. Sa nalalapit na MBC Short Film Festival, ano nga ba ang dapat hanapin ng isang direktor sa kanyang gaganap na artista? At ano-ano ang kailangan ng isang direktor sa kanyang production staff? Alamin na This. Hanggat nakakahanap ako, yung sa technical, sa aspektong technical, na staff na bubuo, na magaling, na hindi naman ako masyadong gagastos dahil ang asking price nila ay masyadong mataas,
Ayun na ang kukunin ko. Parang, siyempre, sa mga aktor o aktres, ang gusto natin yung mga bankable o yung may following or fan base para kumita. Pero kung hindi kakayanin ang kanilang talent, siguro naman makakahanap rin na hindi man kasing sikat nila, pero equally good in terms of acting. Di ba? E lalo na sa panahon nito, gusto ko lang sabihin na hindi porket popular ka ay garantisadong makatitiyak ka na sa box office. Kasi maraming pelikula at sa indie na hindi naman mga bankable stars, hindi naman kilala mga box office stars, kaya lang nasa pool nila eh. Yung pihikang panlasa ng publiko, kumita. Pero pagdating nga sa aspekteng technical, eh huwag ka rin naman masyadong, di ba, magtitig. Kung magagawa kong mag-hire ng, alimbawa, yung sa sound effects, musical scoring, na kahit mataas ang asking price, eh garantisado namang magagaling. Hindi sige. Now, alam na this! Huwag kalimutan i-like at i-follow ang MBC Short Film Festival Facebook page at Instagram account. Christopher Lim nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Ngayong hashtag alam na this, dapat i-share na this! The festival is on, calling all Filipino filmmakers nationwide, amateur and professional. Join the 2021 MBC Short Film Festival if you want to share stories about how Filipinos rise above adversity. Send us your short film, www.mbcfilmfest.com. Deadline for submission of entries is on June 15, 2021. For inquiries and more information, visit MBC Short Film Festival Facebook page. Celebrate Filipino Resiliency 2021 MBC Short Film Festival, presented by MBC Manila Broadcasting Company. Promo duration is from March 6 to June 15, 2021. DTI Fair Trade Permit Number FDEB-114943, Series of 2021. Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH, Signs and Symptoms. Ang menopausal ay karaniwang nakakaapekto sa mga kababaihang nagkakaedad na. Pero alam mo rin ba na merong menopausal ang mga kalalakihan? Kung ano-ano mga sintomas nito, alamin natin sa Signs and Symptoms Report nito. Mga sintomas ng male menopause o andropause, alamin. Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH, Signs and Symptoms. Ang menopause ay ang panahon kung saan ang menstrual cycle ng isang kababaihan ay natatapos na. Karaniwan din itong nangyayari sa mga kababaihang nasa edad 45 years old pataas. Pero alam mo rin ba na ang menopausal ay nangyayari din sa mga kalalakihan at tinatawag itong andropause o male menopause? At para mas maintindihan at malaman ang mga sintomas ng sakit na ito, alamin natin mula sa isang urologist na si Dr. Joseph Lee. Now the symptoms is more or less similar to what the female is presented, no? You have your mood change, a little bit of flushing, pero maraming flushing yun sa iyo, yung flushing of the face, 'di ba? Tapos malilimutin, yeah, those are symptoms of ano, male andropause. Then ano pa? Then moody, mababa ang libido, ang sex drive, ganon. Then the others that I mentioned, suddenly the patient becomes inactive. So when you are inactive, you become what? Obese. Tataba ka kasi tataas na yung BMI mo, basal metabolic index, di ba? Then when you are obese, ano na mangyayari? Maari magkaroon ka ng ano, high blood o mataas ang cholesterol mo. So you can be hypertensive and hypercholesterolemia because what? You feel that you have already achieved that significant age, yung aging age na parang
ayaw mo na maggalaw, gusto mo lang kumain. So ano area ng kinakain mo? Fat, 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 taba, taba, taba. Oh. So tataba ka talaga. So pag taba mo, then you get heart problems, diabetes, di ba? Yung na-mention natin kanina, yung BPH, enlargement of prostate, add to that, then erectile dysfunction. So makatuwid, yung male menopause or andropause is a complex factor of several types of comorbidity or metabolic syndrome. Ang pagbabago ng ating hormones ay natural at parte ng ating aging. Pero kung isa ka sa mga nakakaranas ng male menopause at a young age, kumonsulta agad sa pinagkakatiwala ang doktor. Bago pa maging malaking problema sa iyong kalusugan, alamin ang mga DZRH, signs and symptoms. Mga isyong nakakatawag ng pansin at kapatol-patol ng comment. Hashtag Patol sa MBC Network News. Noong Martes, formal lang umarangkada ang cash assistance para sa mga pamilyang Pilipino na apektado ng enhanced community quarantine sa National Capital Region Plus Bubble, kung saan inaasahang halos 23 milyong beneficiaries mula sa low-income household ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal ang makakatanggap ng ayuda. Pero ang tanong, makalipas ang ilang araw, kumusta na ang bigay ng ayuda sa mga pamilyang Pilipino? Bago natin patulan ang isyu na yan, alamin muna natin ang MBC Hashtag Patol Report ni Arian Rabuya. Patuloy ang pag-arangkada ng cash assistance sa mga pamilyang Pilipino na apektado ng enhanced community quarantine sa National Capital Region Plus Bubble, kung saan inaasahang halos 23 million beneficiaries mula sa low-income households ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan at Rizal ang makakatanggap ng ayuda. Ang mga qualified na residente ay makakatanggap ng cash o in-kind assistance ng 1,000 piso hanggang 4,000 piso. Matatandaang noong Martes, nagsimula nang mamigay ng ayuda ang ilang lugar sa NCR Plus tulad na lang sa Maynila, Paranaque, Pasay, Quezon City, Taguig at San Juan City. Ayon naman kay DALZ spokesperson at Undersecretary Jonathan Malaya, ang Joint Monitoring and Inspection Teams o GMIT ay mabilis na bibigyan ng aksyon ang mga individual na magreklamo kaugnay sa financial aid. Anya, ang GMIT at sa tulong ng Philippine National Police ay magsasagawa kaagad ng investigasyon kung magkakaroon ng anomalya at irregularidad kaugnay sa pagbibigay ng ayuda sa mga pamilyang Pilipino. At yan ang MBC Hashtag Patol. Arian Rabuya para sa MBC Network News ng DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Mga katanungang batas lang ang makakasagot. Mga isyung batas lang ang makakalinaw. Tandaan, kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Sa Legal Minds sa MBC Network News. Oh, nagmamaneho ka ba ng nakainom? Oh. Hala ka, kung ikaw yan, nako, paano kung ikaw ay mahuli? Ano ang karampatang parusa ng mga nagmamaneho ng lasheng? Alamin natin sa Legal Minds. Karampatang parusa sa mga nagmamaneho ng lasing, alamin. Ayon sa Republic Act 10586 o mas kilala bilang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, para sa mga non-professional drivers, ang mahuhuli ng motorista habang nasa impluwensya ng alak, iligal na droga o kahalintulad na sangkap ay makukumpiska ang lisensya at masususpindi ng 12 buwan sa unang conviction at mababawi at tatanggalan ng lisensya sa pangalawang conviction. Para naman sa mga professional drivers, kapag nahuli na nagmamaneho ng nakainom, sa unang conviction pa lamang, kukumpiskahin at tatanggalan ng lisensya ang nasabing motorista. Kaya huwag magmaneho ng nakainom dahil importante ang buhay mo, lalo na ang maaaring mabangga mo. Music.
Recycling, isang paraan upang mapakinabangan pa ang isang bagay na patapon na. At isa sa mga pwede pa nating i-recycle ay ang mga lata o yung tinatawag na tin cans. Kung paano, alamin natin sa TNT Report ni Arian Rabuya. Tips kung paano i-recycle ang lata o tin cans, alamin. Ang tin can o lata ay isa sa mga bagay na mayroong maraming paraan kung paano ito pwedeng i-recycle. Isa na nga rito ang pag-transform ito into tin can storage containers. Maliban dito, pwede rin itong gawing tin can lanterns. At syempre, maaari rin itong i-DIY ang mga lata into a flower vase. Ilan lamang yan sa mga paraan kung paano pwede i-recycle ang mga lata o tin can into something useful. MBC Network Weather News. Good news po tayo ngayong Friday dahil asahan po natin ang maaliwalas at magandang panahon ngayong Biyernes sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na dito po sa Melo, Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan patuloy na nakakaapekto ang northeasterly wind flow dito po sa may Luzon at Visayas area. Kaya naman po, asahan ang medyo malamig na panahon na may kasamang iilang mga pag-ulan, lalo na pagdating ng hapon at gabi. At para sa ating 3-day weather forecast sa Manila, asahan ang good weather this coming Saturday at temperaturang nasa 26 to 33 degrees Celsius. Magtutuloy-tuloy din ang magandang panahon hanggang Sunday at temperaturang nasa 25 to 33 degrees Celsius. Good weather din ngayong Monday at temperaturang nasa 25 to 34 degrees Celsius. Ngayong Friday, April 9, 2021, ipinagdiriwang natin ang Day of Valor o ang Araw ng Kagitingan. Ito ay para sa pag-alala sa fall of Bataan noong kasagsagan ng World War II. Noong April 9, 1942, ang mga official in command sa Bataan na Pilipino at Amerikano ay naipanalo ang bakbakan laban sa mga Hapon kung saan formal na sumuko ang mga ito. Sa pamamagitan ng Voice of Freedom radio broadcast na ibahagi ni 3rd Lieutenant Normando L. Defonso Reyes ang mensaheng inihanda ni Captain Salvador P. Lopez mula sa Mailinta Tunnel, ang mga salitang Bataan has fallen. Kaya bilang pagdiriwang sa araw na ito, magpasalamat tayo sa mga Filipino-American soldiers na nakipaglaban para sa kalayaan ng bawat isa laban sa mga Hapon noong World War II. Hashtag Araw ng Kagitingan. Latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted. Sa showbiz, Rian Ramos nagpositibo sa COVID-19. Jean Garcia, aminadong binawian ng buhay ang nanay niya dahil sa COVID-19. Ang detalye sa showbiz report ni Rocky. Kapwa nag-self-quarantine si Rian Ramos at ang kanyang manager matapos sa parehong magpositibo ang mga ito sa COVID-19. Sa kanyang Instagram account, nag-share si Rian ng litrato nilang dalawa ng kanyang manager na si Ras Librado at sinundan niya ito ng video na nagpapakita ng kanilang recovery progress. Sa nasabing video, ipinakita rin ni Rian ang positive test result at ikinuwento nito kung paano nila tinulungan ng kanyang manager ang isa't isa. Ayon sa aktres, nagkaroon umano siya ng lagnat kung saan agad nilang ina-isolate ang kanilang mga sarili, ngunit makaraan lamang umano ang ilang araw ay nalaman nilang nagpositibo na sila. Ngunit nang dumating na raw ang ika-apat hanggang ika-anim na araw, ay naging okay na ang kanilang pakiramdam. Sa kanyang post sa Instagram, sinabi ni Rian na magkasama sila ng kanyang manager kung saan nag-focus umano sila sa pagpapatawa sa isa't isa upang madaling gumaling. Aminado rin ang aktres na dumaan sila sa tinatawag na erratic episode ng kanilang buhay kung saan may mga araw umanong okay ang kanilang pakaramdam at may mga araw naman na hindi okay. Samantala, sa isa pang balita, kinumpirma ni Jean Garcia na namatay sa COVID-19 ang kanyang 70 years old na inang si Sandra Garcia. Ayon sa aktres, naging asymptomatic ang kanyang ina kung saan napansin na lamang umano niya na bigla na lamang itong nanghina.
hindi raw ito nagkaroon ng lagnat, ubo, sipon o kaya'y nahirapan sa paghinga at talagang humina lamang itong kumain. After 5 days o mano ay nagdesisyon na siyang dali na ito sa ospital noong March 23, bandang alas 2 ng madaling araw. Ngunit nakakalungkot lamang daw dahil walang ospital na available kung kaya't inabot pa ng kinabukasan ng alas 3 ng hapon na na-admit ito sa Cardinal Santos Medical Center kaya't antagal daw nilang naghintay. Noong na-admit na raw ang kanyang ina ay doon lamang nila nalaman na positive ito sa COVID-19 na lubos nilang ipinagtataka kung bakit ito nagkaroon. Hindi umano sila lumalabas ng bahay kaya takang-taka sila kung paano ito nagkaroon ng COVID kaya't muli nila itong ipinatest na pangalawang beses kung saan muli itong nag-positive. Ang kabuang detalye ng mga balitang yan mamaya sa Showbiz Spotted pagkatapos ng MBC Network News. MBC Network News! Okay, sa lahat po ng nakabakasyon ngayon, happy long weekend. At yan ang MBC Network News. Mapapakinggan sa DZRH Radio, mapapanood sa DZRH News Television, nationwide, worldwide, at netwide sa lahat ng digital platforms ng DZRH News, Facebook, YouTube, at DZRH News website. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC, Manila Broadcasting Company. Asahan niyong nakabantay ang buong network sa buong bansa para sa pinakabagong balita. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, responsibilidad po nating ikalat ang mga tamang balita sa MBC Network News. Mula sa pinakamalaking media network sa Asia, MBC Manila Broadcasting Company, Station DZRH Radio Nationwide, DZRH News Television Nationwide, DZRH News FM. Yes, the best network. Love Radio Network, Easy Rock Network, Action Radio at Radyo Natin Network. Halos 300 media station sa bansa. Libu-libong correspondents ang nakabantay sa mga nangyayari. Kaya saan mang sulok sa bansa nangyari ang balita. Naka-report agad. Naka-post agad. Naka-broadcast agad. MBC Network News. Ang mga naglilingkod sa balita sa buong bansa. Kasama sina Dennis Antenor Jr. at Attorney Cheryl Adami Molina. Ang pinakamalawak na newscast. MBC Network News.